Happy day po sa ating lahat. And for our today's HEC video, we will discuss the big tax update sa mga non-VAT registered taxpayers. Para po sa mga taxpayers na nagbabayad ng quarterly percentage tax using the BIR form number 2551Q. At hindi nyo po magugustuhan itong tax update natin. Pero kailangan natin pag-aralan. So let's start. Okay? So after po ng registration sa Bureau of Internal Revenue, mabibigyan po tayo ng ating Certificate of Registration or that otherwise known as COR, Certificate of Registration. At mapapansin nyo po sa COR natin, meron po tayong nakalagay na percentage tax quarterly. Dati po siyang monthly pero quarterly na siya after our train law, effective January 1, 2018. And in 2020 po, naglabas yung ating kongreso na inaproba ng ating Pangulo ng Pilipinas, yung tinatawag na Create Law, yung Republic Act number 11534. At under our Republic Act number 11534, there are some changes in our tax rates including the income tax and the percentage taxes among others natin. At in-implement po ng BIR using the Revenue Regulation number 4 series of 2021. At doon po sa RR 4 2021 na ibinaba ng Bureau of Internal Revenue, makikita po natin yung para sa percentage tax ang sinasabi na Section 4116 Tax on Persons Exempt from Value-Added Tax. At naka-highlight po dyan na provided further that effective July 1, 2020 until June 30, 2023, the rate shall be 1%. So, yung percentage tax po natin ay effective July 1, 2020 ay 1% na lang, di ba? So, yung mga nagbabayad yun ng quarterly percentage tax using the BIR form number 2551Q, alam nyo naman na yung binabayaran nyo ay 1% na lang, di ba, na quarterly percentage tax natin yan. Effective yan July 1, 2020 because of our Create Law. However, meron siyang deadline o meron siyang expiration. And that is until June 30, 2023 na lang. So, dalawang quarters na lang siya. Quarter 1, ending March 31, 2023, and quarter 2, ending June 30, 2023, yung ating 1% na quarterly percentage tax. So, ano mangyayari after June 30, 2023? Magbabalik yung ating percentage tax from 1% to 3%. So, madadagdagan ng 2% yung ating quarterly percentage tax na binabayaran starting June 30, 2023. So, after po ng June 30, 2023, 3% na po yung quarterly percentage tax na babayaran natin using the BIR form number 2551Q. So, starting sa third quarter, ending September 30, 2023, 3% na yung percentage tax na babayaran natin at hanggang tuloy-tuloy na yon, unless it will be amended again by our Congress na nagsasabi na 1% na lang ulit yung ating quarterly percentage tax. Pero however, wala pa pong bill sa Kongreso na tinatalakay yung ating pagbabago again o continuous sa 1% percentage tax natin after expiration on June 30, 2023. Okay? So again, sa mga non-VAT registered taxpayers diyan na nag-e-enjoy, kasama kami, nag-e-enjoy sa 1% percentage tax, so, may expiration po siya hanggang June 30, 2023 lang siya. So, after that, 3% na po, babalik po sa 3% percentage tax yung ating binabayaran quarterly na using the BIR form number 2551Q. So, bad news because our percentage tax will increase from 1% to 3%. Wala naman tayong gagawa doon at na-enjoy naman natin yung ating 1% percentage tax ng 3 years na because of the COVID-19 pandemic natin. Okay? So, this is our big tax update sa mga non-VAT registered taxpayers. At iwasan na po natin yung mga iba't samot sa aking mga penalties na binabayaran natin sa Bureau of Internal Revenue simply because hindi natin alam yung tax compliance natin ay yung ating tax update. So, mahalaga pa na mag-aral tayo ng ating tax compliance para makapag-comply tayo para maiwasan din natin yung mga samot sa ating penalties. Okay? At makapag-comply tayo on time. Okay? Problem solved po. Maraming salamat po sa inyo lahat.
And if you are watching us on our YouTube channel, Accounting Tutorial Center, please do not forget to subscribe, like, and share nyo na po sa mga kakilala nyong non-VAT registered taxpayers para po ma-update sila, para hindi sila nabibigla. Kasi ganun yung ibang taxpayer, nabibigla. Kapag nandito na yung update, nabibigla sila na hindi nila alam. So hindi po natin pwedeng sabihin na hindi natin alam. Kasi ignorance of the law excuses no one from compliance their way. So mag-aral po tayo. So yun, doon po kami pumasok para tulungan po sa pag-aaral ng inyong tax compliance. Because how can we comply if in the first place we do not know? So mag-aral po tayo. Okay? And we would like to invite you to our online education. Makakapag-aral na po tayo anytime, anywhere ng ating tax compliance, bookkeeping, tax audit, financial statement, tax mapping. Okay? Basta meron kayong internet connection. So we would like to invite you to our online education, to our RWB Books. Yung ating RWB Books ay hard copy na may exclusive ATC online tutorial videos to explain and discuss the contents of your RWB Books. Available po yung ating cash on delivery. And mapag-aaralan nyo na po yung mga topics na gusto nyo pag-aaralan on time. Okay? Sa mga gusto po mag-aaral ng kanilang BIR tax compliance, lalong-lalo na sa mga bagong business ngayon na nag-register sa Bureau of Internal Revenue. At sa mga RWB Book owners natin, any RWB Book owner, available na po yung ating official ATC website. Visit our website, atcbebe.com. At makikita nyo po sa homepage natin, RWB Book Owners. I-click nyo lang po yung RWB Book Owner natin. At hanapin nyo lang po yung mga RWB Books na available sa inyo, na nag-avail nyo. Click nyo lang po yung Watch Now button. At i-enter nyo lang po yung RWB Book number natin. At mapag-aaralan nyo na po yung mga topics ng inyong RWB Book anytime, anywhere po. Okay? Maraming salamat po sa inyo lahat. Sa mga hindi pa po nakakakilala sa akin, my name is Marker de Pumagat, your RWB teacher. Na lagi po nagsasabing, be educated po and you will be empowered. Kita-kits sa mga other tax updates natin. Maraming salamat po sa inyo lahat. Bye-bye!